So, ganito guys, pag meron kayong biling succulents, ganito lang ang gawin nyo. Kapag na-stress yan guys, choco na choco. Vlog. Ang topic natin, magtatanggal tayo ng old soil ng mga binili natin sa farmer's garden. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please like, share, and comments. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa susunod ko pang vlog. Yung mga succulents guys na binili namin sa farmer's garden. So, susamahan niyo ako guys na mag-uproot. So, kwentuhan lang tayo guys muna ngayon. Uproot. So, ganito guys, pag meron kayong biling succulents, ganito lang ang gawin niyo. Tanggalin niyo yung mix nila. Kasi guys, compact yan. Ganito guys, pag nabasa, putik yan. Saka, hindi sila guys na mabubuhay pag... Mabubuhay man sila, saglit lang guys. Kasi bagay sa lowland yung gantong potting mix. Okay lang yan guys na matanggal yung mga ugat nila. Kasi talagang tatanggalin natin. As in kakalbuhin natin ito guys. Walang matitirang ugat. Ganyan. Ito pala guys si Ellen. Tapos ito si Laila Sina. Nyo guys, oh, nabulok na yung ilalim. Kaya kailangan talaga guys natanggalin yung mga old potting mix nila kasi babahayan yan ng mga mealybugs. Katanggal nyo ng potting mix guys, hugasan ninyo running water, pwede nyo ibabad sa detain kung may detain kayo, pwede ding hindi, pwede nyo guys, oh, sobrang hugas ng lupa. Magmula nung binili ko to guys, hindi ko pa dinidiligan kasi nga iriripat ko siya. Sinadya kong hindi siya diligan. Guys, comment down below kung alam nyo po yung ID na ito. Ayan o. Tignan nyo guys, kailan kami nagpunta nung farmer's garden. Tapos, hindi ko pa siya tinatanggalan ng mga potting mix. Tignan nyo guys. See guys, ito, ang dami nyong dahon. Tignan nyo naman guys o. Nabubulok na. Guys, lagi ko pong sinasabi sa inyo guys na pasensya na po kayo sa mga naririnig nyo. Kasi ang bahay po kasi namin dito is dikit-dikit. Kaya hindi mo po maiiwasang makarinig ng ingay. Ayan, pag nahugasan yan guys, lilinis yan tapos tatanggalin ko pa yung mga ugat-ugat niya. Guys, kanina in-upload ko na yun. Akala ko naka-on yung video ko. Hindi akong binili yung Purple Delight kasi nga guys, nasabi ko dun sa isang vlog ko, gusto kong kolektahin dun si Purple Delight. Tapos pagsamasamahin para madami. Maganda kasing tignan guys pag marami. Tulad ng ganito guys, yung ganyan o. O diba? Mag-suggestion nga kayo guys kung ano yung mga pwede natin gawin. Huwag kayong matakot magtanggal ng ugat guys. Kasi guys, pag hindi nyo tinanggal yan, mabubulok din yan guys sa ilalim. Tutubo kasi yung mga bago nilang ugat. So, kahit hindi mo yung tanggalin, hindi na rin mabubuhay yung mga dating ugat niya. Minsan guys, magagawa ako ng video. Ganto rin siya na may potting mix. Tapos, ididirect natin sa pagkatanggal ng potting mix. Tapos, diretso tanim. Tignan natin guys kung mabubuhay. Ito guys, si Bashful. Sana mabuhay si Bashful kasi first time lang ako magkaroon ng Bashful. Marami kasi ako nababasa guys na mahirap daw alagaan si Bashful. Pero meron din naman nagsasabing madali lang. So, itry natin guys kung mabubuhay sa atin si Bashful. Kaya guys, huwag nyo akong ibabashful lang.
Ganyan lang gawin nyo, guys. Ay, pag nakabili kayo ng halaman na may gantong ating mix, tanggalin nyo lang. Tapos, hugasan ninyo. Tapos, pag may detain kayo, guys, ibabad nyo sa detain. Tapos, i-cut nyo yung mga roots niya. Tapos, guys, air dry nyo ng 5 to 7 days. Patry ko na yung, ano guys, yung nag-air dry ako ng 3 weeks. Mag-go 1 month. Kasi that time, guys, dumating order ko. Tapos, pumunta kami sa probinsya, umuwi kami. Hinayaan ko lang sa labas, guys. Pero nilagay ko sa isang tray na may butas-butas. Saka, hindi ko agad-agad na tanim yun, guys, kasi wala akong pating mix. Kaya, hinayaan ko na lang na matagal. Tapos, guys, nung pagdating namin, yung iba, ang dami ng ugat. Yung iba, konti lang. Meron talagang mga succulents na matagal mag-ugat. Ito, guys, si Choco Moonstone. Dali itong alagaan. Ito rin, guys. Gustong-gusto kong i-collect. Kasi, pag na-stress siya, guys, brown na brown ang kulay. Ito, may green-green pa yan. Pero pag na-stress yan, guys, choco na choco. So, ang gandang tignan. Nakakaano lang po kasing magtanggal ng... Pero mas maganda yung ganito, guys, yung... dry na yung lupa niya. Buti nga ngayon, guys, hindi umulan eh, kahapon. Grabe, ang lalakas ng kulog. Diyan sa lugar niyo ba, guys? Maulan ba dyan? Ingat-ingat po kayo. Dala kayo ng payong. Saka, distancing pa rin po. Kasi, nandyan pa rin ng mga virus. Hindi pa rin natatapos yung mga virus sa atin. Ayan, tignan nyo guys yung lupa, oh. Ang dami na. So, sakto yung basura bukas is dadaan. Schedule ng basura namin bukas. So, maitatapon natin ito. Pating mix na. Hindi naman na kasi magagamit ito, guys. Kasi nga, ano siya eh. Putik mo eh. Ito, guys, si Amabile. Correct nyo po ako ha kung tama yung pronunciation. Parang magkahawid po si... itong si Amabile. Saka... si... Green Eyes. Ang ganda ng compact ng mga dahon niya. Ang tataba. Kung may budget ulit, balik kami doon sa Farmer's Garden. Kasi guys, grabe talaga ang mura ng mga halaman doon. Sa ngayon kasi guys, wala pang budget. Sabunutan nyo lang guys, yung mga ano ugat nila. Okay lang yan. Nang mga succulents ko guys, dumating dito, may mga konting ugat. Pero guys, ano, pinudpud ko talaga. So far naman guys, mga buhay na sila ngayon. Saya-saya guys pag ano, pag gantong may halaman ka. Brewing pot. Tingnan nyo guys yung ugat. Finger lady. Ayan, yung kalaki. Kalaki yung ugat niya. Handa ito guys kapag nasa hangin pa. So, ito gagawin ko. Ilalagay ko siya sa hangin pa. So, ang daming ugat. First time ko rin magkaganto guys. Sana nga mabuhay sila sa akin. Huwag niyo akong iiwan. Gugupitin ko na lang ito guys. Tignan mo. Ang lalaki kasi ng ugat niya guys. Hindi ko masabunutan. Huli na to guys, si Choco Moonstone. So guys, yan na sila. Yung mga naripat natin. Ganun po guys ang gawin nyo kapag may bago kayong succulents. Tanggalan nyo ng lupa. Tapos mas maganda, mas madali pong tanggalin yung lupa kapag dry po. Bili po kayo ng halaman ninyo. Huwag nyo munang didiligan. Antayin yung matuyo yung potting mix nila. Tapos... tanggalan nyo ng ano, potting mix. Tapos tanggalan nyo ng ugat. Yan, hugasan ninyo. Kung may detain kayo guys, ibaban nyo sa detain. Kasi nakakatulong din po yung detain para matanggal yung mga insekto doon sa ilalim niya. Yung mga nakasiksik sa mga ugat nila. Ganun lang po ang gagawin ninyo.
pagka nahugasan ninyo or naibabad na ninyo, air dry nyo po ng 5 to 7 days. Tapos po, pagkarating ng 7 days, gawin nyo sa potting mix. Dapat po yung potting mix na gagamitin nyo guys is yung well drained pa rin para hindi mai-stack yung tubig sa ilalim nila at hindi magkakaroon ng root rot yung stem niya sa loob. Tapos, pagka-ripot nyo guys, huwag nyo munang didiligan. Huwag nyo muna silang didiligan. After 7 days ulit or 1 week, saka nyo sila diligan. Nag-heal na yung mga sugat nila doon sa naputulan ng ugat. So ako guys, ganyan ang gagawin ko talaga. Ganyan. As in kalbong-kalbo. Yan. So guys, dito ko na po i-end yung vlog ko. Sana po nagkaroon kayo ng idea kung paano gagawin niyo pag nakabili kayo ng halaman na may potting mix. Tapos, kung paano tanggalin step by step. Sana po nakatulong yun sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng nagsusubscribe. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe guys, please magsubscribe na kayo. So guys, thanks for watching. Bye! I got it now.